Nagkalat ang mga sakit, kailangan ng babala. Kung may impormasyon, may agarang solusyon. Hatid sa Info Medica ang iba't ibang klase ng sakit at kung paano ito magagamot. Info Medica! Okay, para po sa ating Info Medica, pag-usapan natin ang tungkol sa food intolerance. Naku, ano kaya itong food intolerance? Kasama natin dito sa ating studio, walang iba kundi si Miss Alejandrina Robles. Isa po siyang nutritionist ng Healthway. Magandang gabi. Magandang gabi. For sure, tawag natin Miss Allen. Yes, oo, kasi ang haba, no? Alejandrina. Okay. Pero ang kita mo ng pangalan, Alejandrina. Kay Miss Allen, yes. Pag sinabi mo food intolerance, ano ba ito? Ano nangyayari exactly sa isang tao? Kasi pag sinabi intolerant, big sabihin, hindi niya makain yung pagkain na yun. Paano ito? Actually po, ang food intolerance, ang definition niya po is an individual's abnormal reaction po to certain foods na nagmamanifest po sa delayed onset po. Usually, kapag kumain ka naman halimbawa ng manok, okay. Kung wala, o kaya peanuts, wala ka namang reaction dyan. Di, kinain mo, wala lang. Wala nangyayari sa'yo, di ba? Yes. Ngayon, kung kayo po ay mayroong food intolerance, delayed reaction, mga ilang oras yan bago lumabas. Minsan po, may days pa po or weeks, like yung headaches mo po, o kaya meron kang, yung iba po after a few hours, meron siyang mga sintomas na. O sige, isa-isahin natin. Okay. Ano-ano po ba ang usually nararamdaman ng isang taong intolerant sa mga certain foods? So, bloated, parang punong-puno yung chan, ano pa? Minsan po, dizziness, headache, yung pong may asthma din, kasama na din. Inaatake ng asthma. May arthritis po. Ganun? Opo, kahit po yung minsan po, di ba? Sumasakit yung mga kasukasuan, tuhod, ganyan. Minsan po, kahit na yung hindi mo maintindihan bakit pagod ka parate. Yung feeling. Yun po, it can be traced din sa food intolerance. Okay, so it takes a few minutes hanggang a few days? Yes, doc. Okay. So, pag gano'n, anong dapat gawin ng isang tao? Kasi, iti-trace back niya kung anong kinain niya, gano'n ba? Opo. Kasi baka naman yung iba, akala niya i-attribute niya sa iba. Parang, napunta kasi ako sa malamig, kaya sumakit yung tuhod ko. Diba? O kaya, sabihin po, na balis, yung nabate, ganun po. Oo, yun pala, food intolerance siya. Food intolerance po yun. Okay, ano-ano po bang mga pagkain madalas intolerant ang mga Pilipino? Usually po, ang lumabas po sa mga test, nagpa-test na po, is number one is rice. Kanin? Nakakagulat nga po eh. Nakakagulat naman kayo. Anong klaseng kanin? Kahit ano. Huwag naman yung plastic kanin. Rice. Siyempre, narinig na po natin yan. Opo. Ginawa daw po ito sa lumang kamote, lumang, ano nga yun, potato, na dinagdagan ng some plastic component, tapos ginawang bigas. Hindi naman ganon. Hindi naman po. Ordinaryong kanin. And then, next po, yung wheat. Wheat. So, yung ginagawang flour. Tinapay. Opo, mga tinapay. Mm-hmm. Tapos, gatas. Mm-hmm. Marami din po. Minsan po, corn. Yun po yung mga top na talaga. Opo. I always thought na ang nagkakaroon ng mga headache, dizziness, pagkakain, yung mga pagkaing masarap sa panlasa dahil napakaraming bechin or MSG. Po, opo. Is that also counted? Marami ding nag-aalit? Meron din po, opo. Marami po kasi pagka... Fats, ano yun? Pag kumain kang lechon, ganon. Meron pong ganon. Pero ano din po yon? Meron din pong underlying na symptoms. So it's not really called allergy. Kaya nga intolerance, ano? Anong kaibahan po ng allergy sa intolerance? Ang food allergy po kasi, right away, split second po, nakikita nyo na po agad yung... symptom. Like, sa paghinga po, nagpapantal yung hives na sinasabi sa English. Yung namamantal siya, makate. Yung iba naman po, yung hindi na makahinga. Yung po, allergy yun. Opo, allergic reaction. Opo. Normally po, sa peanuts, sa chicken, yung balat ng chicken. Pero itong sinasabi nyo, intolerance? Okay. So, hindi matolerate.
Opo, ng katawan niya. Bali, Tagalog yun. Po nakain niya, meron pong antibodies kasi natitreat siya as foreign objects inside the body. So, ibig sabihin, nagkakaroon parang inflammation. Na inflammation po. Na kaya naman po delayed ang onset kasi po unti-unti pong nagtatago doon na i-imbak sa mga joints or certain parts of the body. Tapos, tsaka lang po siya mag-manifest pagka po na overload na po yung ating kaya delayed hypersensitivity reaction. So, kung minsan pagkain mo, wala lang. Yes, do. And then, pag kumain ka pa ulit, meron na. Yes, do. Hala? Eto, meron ako important question. Eh, kunyari, wala siyang intolerance dati. Is it possible na mag-develop siya ng intolerance? Kunyari, dati naman siya umiinom ng gatas, tapos bigla ngayon intolerant na siya. Opo, kasi it also can be traced kung yung immune system niyo po masyado nang overloaded, hindi na ma-process nung body natin na mailabas po iyon, iyon, magiging intolerant ka na rin po. Pero ang maganda naman po kasi doon is, basta't hindi mo lang siya i-take ng 3 months, then unti-unti po, pwede mo na siyang ma-introduce sa body. Ah, okay. So, pag naging intolerant kayo sa isang uri ng pagkain, at na-trace nyo na doon pala kayo intolerant, parang guessing game, ano? Tatlong buwan kang wag kumain nun. After that, unti-unti mo nang kainin. Opo. Hala, edi kung kanin yun, 3 months kang wag kumain ng kanin. Tapos, marami naman pong options. After that, tigisang kutsara. Susunod, 2 kutsara, gano'n, ng kanin. Unti-unti ang pag-reintroduce. Sige nga po, listahin din natin. Let's have a brief rundown ng mga food na nagiging findings niya madalas, ano, maging intolerant ang mga Filipinos. The rice. Tapos, ano pa yung sabi niya? Wheat. O, di mga tinatinapay. Ano pa? Opo. Gatas. Maski po sa prutas, meron din po. Ano naman prutas? Yun naman po ang masaya. Hindi naman po masyado nakikita dito. Like fig, yung minsan po orange, ganyan. Lately po, yun, minimal lang naman po sa fruits and then sa vegetables. And ang... ano namang vegetables? Sa vegetables po, yung kasama po din doon yung mga beans. Madalas kasi sabihin ay mga nagkakaroon ng arthritis, huwag kumain ng mga mabuto. Kagaya ng munggo, mga sitaw, mga buto ng talong, buto ng kamatis. Sa'yo, maliliit na buto. Totoo ba yun? And then, yun daw ang nagiging arthritis. Because of the gout that it produces na uric acid, ganyan. Pero, what you're saying now, food intolerance na siya. Hindi maproseso ng katawan niya. Opo. Ng kanyang digestive system. Yes. Aside from mga buto-buto. Meron din pong minsan po kahit po yung mga ingredients po sa mga ginagamit sa lotion, sa buhok po, sa shampoo, like aloe vera po. Really? Opo, lumilitaw din po iyon. So generally, sa mga pakikipag-ugnayan nyo sa mga doctors, especially the allergologists, no? At saka ng mga internist, syempre siguro sila yung mga katuwang nyo bilang nutritionist. Anong treatment, anong management aside from syempre wag mo siyang kainin? Yes, and then i-reintroduce mo after 3 months, pwede mo nang kainin unti-unti. Opo. What else? Meron po kasi tayong bagong test po ngayon, and we call it food intolerance test. So, after having po the food intolerance test, doon natin malalaman kung ano po yung mga food na kailangan nyong i-avoid. So, how is it done? Kumukuha po ba ng dugo? Yes po.
maliit lang pong pinprick lang po, opo, and sa then, finger. And then, kukuha lang po ng konting food blood sample. Mm-hmm. And then, after 10 days po, makikita na po yung result. And ano lumalabas sa result? I'm curious. Opo. Meron bang papel na nakalista doon? Anong food yung wag mong kainin? Yes, so. Example. Meron pong food na, uh-huh, meron po yung listahan na, uh-huh, by colors po. Like yung pink or red is the foods that you have to avoid. Tapos meron po yan numerical value po. Kung ano yung pinakamataas, yun po yung hindi nyo pwedeng kainin. I-avoid na lang. For 3 months. Opo. And then we have yung yellow. And then yung green. Yung yellow po is kumbaga borderline. And then yung green po are the foods that are allowed. So meron na palang ganung test. Opo. May preparation ba ito para, halimbawa, huwag kang kakain or what, bago kakuha na nung examination? Ayun naman po ang maganda. Wala naman po. So, anytime you can have the test done. Opo. O sigo, parang bago to. So, saan naman po sila makakapagpa-test ng ganyan? Halimbawa, parati sila nung may mga ganong feeling. Pagkakain, bloated. Kalatuloy nila may cancer. Kung ano-ano naiisip di ba? Yung pala, food intolerance lang. Yung iba naman, parang naninikip ang dibdib, dizzy, parang nanghihina. So, they want to have the test done. Saan naman po sila pupunta? They can go to any po healthway clinics. It's available na po. Yung fit test is available in all healthway clinics po. Anong tawag po sa test? It's a food intolerance test. FIT. F-I-T. Food intolerance test. Opo. Kailangan po ba ng doktor na mag-request nito? O basta pupunta lang yung tao, yung pasyente, gusto ko magpa-fit. Ganun. Opo. Pwede po silang mag-walk in. Magkano naman ang babaunin nilang pambayan? It's ano po? 21,000 po. Ay. Oh, amura ha? 21,000. How many days naman po ang result? 10 days po. Oo. Okay. So, usually siguro, itong test na to, ipapagawa, siguro i-recommend ng doktor, ano? Kasi, okay, maiisip ba ng pasyente na kailangan niya yon. Siguro, after exhausting, you know, the different tests na ginawa sa kanya, masakit ang ulo, tinignan yung sa ulo, negative, mga gano'n, okay, ano? Lahat, wala namang masabi. Baka naman, it's in the food that they eat. Yeah. Because, a lot of the illnesses that we have are secondary to the food that we eat. Yes. So, siguro ganun, ano? Opo. To minimize din po yung pagpagamot. One-time test lang ito. One-time test lang po. Now, pwede rin po tayong follow on after 12 months po. And they pay the same and they do the same test? Yes. I see. Opo. And then, anong usual recommendation? Kunyari, ang dami nila nung, anong color ba yung pinakamataas? Pula? Pula red. Po. O kunyari, ang dami na yung listahan doon sa red. Hindi nila kinain ng how many months? Normally months? Po, pagka marami po masyado, yung top 5 lang po ang ating... Yung mga nasa listahan na top 5. Opo. So, naka-ano yun? Chronological order. Kung sino yung mas importante, nasa unahan. Kung ano po yung pinakamalaking score by scoring. May score. Kunyari, mas mataas yung 20% sa 10%. Di syempre yung sa 20 yun. I see. Well, that's really very interesting. And I hope yung mga nakikinig nating mga doktor, mga health caregivers, mga pasyente na kinukonsider yan, they will be able to do that. May telepono po bang pwedeng tawagan? Pwede po silang tumawag sa 751-4929. Yun po yung customer care hotline. Or pwede po sila sa website po ng Healthway. www.healthway.com.ph. Okay. Anything else you want to tell our audience, Miss Allen? Opo. Invite before po we po, say goodbye. Invite ko lang po kayo para po mabawasan po yung worrying ninyo. Baka akala nyo kung ano na po yung sakit ninyo. Yung po pala, matitrace lang sa food intolerance. So, puntahan po ninyo yung website na sinabi niya at tawagin yung number. Maraming salamat, Miss. This time, I will say Alejandrina. Thank you very Miss much. Miss Allen, thank you for dropping by. Thank you also. Okay.